Hi guys, gagawa ako ng baked tahong. Ito yung tahong natin. Tapos gagamitan ko siya ng bawang, sibuyas, tsaka itong quick melt cheese. Yung magnolia. Para maliliit na lang yung ano itong ating halo, ano ko na lang to, padadaanin ko na lang sa food processor, guys. Yan guys, naka-ready na itong food processor. Sinet up ko na. May lalagay ko na lahat itong halo. Kaya-kaya naman yan. Double blade yan, guys. Tapos, tatakpan ko. Yan. May lock yan pag ganun. Dito sa gilid. Yung... Tapos, ito yung kanyang motor. Pinapatong lang yung motor niya. Ayan. Harap natin. Ayan. Okay. Tapos yung sinasaksak. Ah, wala pa palang adapter. Sandali lang guys. Ano ko ng adapter. Yan na guys. Oh, yung pag-ahon ko doon sa food processor. Parang ano na siya. Parang paste. So inano ko na lang doon sa... Ipinahid ko na lang dun sa mga tahong. Yan. Tapos, lalagyan namin ng herbs. Mixed herb. Yan. Bago namin iihaw. Sige, pakitaktakan. Mas madali pala yung guys. Ipo-food processor nyo na kung meron kayo. Para budbud na lang dun sa tahong. Ibubudbud na lang. Ready to ano na to para sa ihaw. Bake. Pero sa bake tahong, pero dito namin sa stoneware lulutuin. And guys, mainit-init na yung kawali, mainit na pala. Yan yung stoneware. Diyan ilalatag. Yan, ilalatag na. Pag nakalatag na, tatakpan namin ng pantakip. Yan guys, nakalatag na lahat. Tapos tatakpan na namin. Ayan na guys, yung ating finished product. Bake tahong. Alala pala, pagka nag-bake kayo, gumawa kayo nito. Sandali-sandali lang, salang quick melt kasi yung kanyang cheese. At luto na naman yung ano, yung dati yung tahong niya. Siguro mga ano lang guys, mga 3 minutes. 3 minutes lang. Okay, lunch time.